Good day everyone. So today we're going to talk about main topic number 4, Myanmar literature. So last time we talked about Brunei literature, and now let's proceed to the new lesson, which is about Myanmar literature. Now, for the learning objectives or topic outcome for this particular lesson, first we're going to critique the writer style in writing, to critique the writer's style in writing, and the next one is to express personal reaction on the literary themes, and the third one is to discover the uniqueness of Myanmar literature, and lastly is to discuss literary techniques which made Myanmar literature interesting. Alright, without further ado, let's proceed to the content of this lesson, Myanmar literature. ASEAN country map, Myanmar. So, yan, atin namang uling nakita, ano, yung ASEAN country map. Okay, so ang focus naman natin ngayon is syempre about sa Myanmar. So natapos na tayo sa Philippines or Philippines, sa Vietnam, and then sa Brunei. And now, nasa main topic number 4 o pang-apat na tayong country under ng ASEAN. Ano? So Myanmar naman. Okay, tayo ay mag-proceed na dito. Una, atin munang pansanin yung lenguahe or language na ginagamit sa Myanmar. So, by the way, ang Myanmar is also or formerly called as Burma or Burmese, okay? So, ang tawag dito, yan nakalagay, ang language na ginagamit sa Myanmar ay Burmese, okay? The mother tongue of the Bamar. So, kapag sinabing Bamar, yung mga tao sa Myanmar. So, ayan. And, official language of Myanmar ay yun nga, tinatawag natin na Burmese language. Inulit ko ha, ang Myanmar ay formerly called as Burma. Okay, yung country ng Burma dati, okay, ay Myanmar na ngayon ang tawag. Tapos yung mga tao doon, ang tawag ay Bamar. And then, Burmese, yung official language doon sa Myanmar or sa Burma. Alright, now, it is written in a script consisting of circular and semi-circular letters, which comes from the Mon script. Okay? So, ayan. Kung ating titingnan ano, yung language na ginagamit sa Burma or sa Myanmar ay nakalagay dyan mismo, ano, circular. Parang bilog-bilog talaga, ano, or semi-circular. Okay, yung itsura doong, yan, Mon script na tinatawag, Mon script. Alright, so ito nakalagay dito, ano ba yung Mon script? The Mon language is recognized indigenous language in Myanmar as well as a recognized indigenous language of Thailand. So, kapag ka nagsusulat sila ng lingwahe nila, so ito yung itsura, no? Bilog-bilog or semicircle. So ngayon, hindi ito alphabet, kundi yan, tinatawag tong vowel diacritics. And ito yun naman yung separate na vowels. Okay, kung sa atin A, I, A, O, U, ano? Independent vowels. Ito naman, pag sinabing vowel diacritics, so ang dating niyan ay pinag-combine na vowel. Okay? So ganun lang naman yun, ano? Vowel diacritics comes from the word diaresis. Diaresis, ano? It is used to mark the two
vowels are pronounced separately. Ibig sabihin, magkasamang vowels daw siya, pero ipopronounce siya separately. Yon. Yun ang sinasabing vowel diacritics. Okay? So, ganun. So, basta pansinin nyo na lang ano, yung itsura ng pagkaka-script, ano? Pagkaka-written, handwritten, or kung anumang way or mode ng pagkakasulat, ano? So, ayan, pabilog talaga or semi-circle ng mga ano. Yan ang tinatawag na Monscript. Ngayon, sabi dyan, indigenous language. Pero actually, yun pa rin ang ginagamit, ano? Yung ganoong, sabihin na natin yung style or itsura, no? Pagsusulat ng kalalang mga letra, okay, lingwahe, ano, para dun sa Myanmar. Now, speaking of Monscript, parang iyon, maikokonekta natin yan kung sa Pilipinas, masasabi natin kung ang Myanmar ay Monscript, ang sa Philippines naman ay Bayanescript. Okay? Ibig sabihin yun yung mga naunang sabihin na natin ginamit na lengguwahe or paraan ng pakikipag-communicate, ano, na language, okay, ng mga Pilipino sa pagsusulat siyempre ng mga letra, ano, during Asian time, kumbaga, ano, yan. Yan, ito yung bye-bye na sinasabi natin. Nakalagay dyan, o kung makikita ninyo, ano, ganyan daw ang pagsusulat. So, kung makikita natin na sa Philippines yan, ha, so, akin lang kinumpara, akin lang isinigit ito. So, itong bye-bye-in letters. Okay? So, alphabet ito, ha. So, abakada, gahala, mayan. Basahin nyo na lang or tingnan nyo na lang, ano. So, yung halos sa, sabihin na nating pagkumpara, no? Kumpara dun sa Monscript ng Myanmar. So, yan ang parang equivalent dyan, ano? Bye-bye ng Philippines. Okay? So, yun lang naman. Akin lang sinihingit niya para makumpara natin, ano, yung mga sabihin na nating ancient letters, ancient language, ano, na ginagamit for that particular country. Okay? So, ayun. Yun lang naman, ano. Sige, next na kaagad. Actually, alam nyo, medyo skip natin ng mga mabilisan, ano, yung ating lesson. Ito'y sapagkat mahabang talakayin ito, ano, yung sa Myanmar literature. Alright, so now, siguro next na tayo kaagad. Nakalagay dito, basahin muna natin, ano, from 15th century up to the 19th century, palm leaf scratched with a stylus and fold paper literature became common. Such work were filled with Buddhist piety and courtly refinement of language. The authors were monks, educated courtiers, and court poetesses. Prose works during this period were few, mostly Buddhist sculptures and chronicles of kings. Okay. So, kung mapapansin nyo dito, yung paraan ng pagsusulat doon sa country ng Myanmar, or nga sabi natin, formerly known as Burma. Burma na lang kasi ang ating pinag-uusapan dito sa nakalagay dito ay noong 15th century up to the 19th century. Okay? So, ayun. A scratch with a stylus and fold paper literature became common. O, kung mapapansin ninyo, ito yon ang example niyan. So, ganyan daw ang paraan ng pagsusulat, ano? So, sinusulat dyan sa palm leaf and folded paper. So, parang mapapaisip tayo, ano, may kukonekta natin dun sa idea ng papyrus. Okay? Actually, ang pinakaunang way natin ng pagsusulat or pag-communicate through writing ng ating mga pinaka-ninuno. Okay? Kasi,
nung pinakaunang panahon daw, nung sa ancient Egypt, if I'm not mistaken, so meron doon binanggit na papyrus. So doon sa papyrus, yun ay uri ng halaman. So it is a writing material. Anyway, it is a writing material made from the papyrus plant. During the time of ancient Egypt, kumbaga doon sinusulat yung mga letra, no? During that time, ano? Pero nagsimula na yun sa ancient Egypt, yung papyrus. So, leaf siya, no? So, di lang natin nilagay dito yung itsura niya. So, ganun, di ba? Alam naman natin na pinakaunang panahon, so, ganun talaga magsulat. Sinusulat kung saan-saan yung letters. Pero ang pinakauna daw doon ay yung pagsusulat dun sa papyrus. Papyrus plant na tinatawag. Ngayon, in connection to that, ito, palm leaf and folded paper naman dun sa Myanmar. Actually, na medyo babago, 15th century daw and 19th century. Kung ating babalikan, ano, dun sa ating notes na nakalagay, ano, sa ating slide pala. Okay? So, ayan. Scratch with a stylus and fold paper literature became common. Palm leaf, yung una, yung palm leaf, yung pinakita natin kanina, yung previous na slide or yung sunod na slide, yung palm leaf. Tapos, and full paper literature became common. Okay, so, ayun lang naman. Yan. Sige, skip na natin. Now, basahin natin. It was in the form of drama and epistles or missives. So, kapag sinabi natin epistles, ito ay letter. Or missives, ibig sabihin, long letters. So it was in the form of drama and epistles or missives written in verse. So yun ang pinaka-common na yun na nating types, okay, ng poetry na masasabi natin, ano, or form sa pagsusulat during that time doon sa Myanmar. So works on law and history were written in prose. So, speaking of prose, kung babalikan natin, ano yung definition of prose? It is a literary device referring to writing that is structured in a grammatically way with words and phrases that build sentences and paragraph. So, ibig sabihin, kapag sinabing prose, walang sinusundan na metrical measurement, kumbaga, no? It does not follow a strict structure of rhyming and or meter na tinatawag natin. Yun kapag binanggit ang prose. So, ibig sabihin talaga, hindi masyado sila strict, ano, sa pagkoconstruct ng kung anumang uri ng sabihin na natin pagsusulat. Okay? So, ganon during that time. So, anyway, pero noong unang mga panahon pa rin naman yun. Ano? So, dyan naman ganon, kahit naman sa ibang bansa. So, more on talagang prose, ano? Yan. Yung pagsusulat. Many dramas were written during the 16th to 18th century. While in the 19th century, poems, drama, and chronicles were produced. Ayan na, ano? So, noong 19th century na, nagsimula ng maglitawan, yung mga poems, drama, and chronicles were produced daw. Okay? So, ayan. Mga ganon. So, sabi ko nga kahit sa ibang country, parang ganon din naman, ano? Nung malapit na sa modern period, saka na nagkakaroon ng strict rules when it comes to writing. Meron ng mga metrical measurement na sinusundan. Okay? Mga ganun, di ba? So, next. Novels were a later development. The first Myanmar novel was an adaptation of Alexander Dumas. Ito yung kanyang sinulat. The Count of Monte Cristo. Yan, sounds familiar yan actually, ano? The Count of Monte Cristo. Or yung word na Monte Cristo na lang, ano? Yun. Yan, parang something familiar yan, ano? Ating naririnig na siguro din, ano? So, ayan, galing daw yun sa Myanmar. So, but written in a Myanmar setting.
Yeah, next, basahin na lang natin, ano? Modern Myanmar literature can be said to have its beginning in 1930s when the University of Yangon. So, meron syudad or sabihin na natin region sa kanila na may tinatawag din na may tinatawag na University of Yangon. Ano? So, was founded and the Department of Myanmar Studies established. There was a new development in literature known as Kitsan Movement, whose writer used a simple and direct style that has continued to this day. Ayan. Sige, okay na yan. Ano? So, next na siguro natin. Ini-skip na lang natin ha. Kung ating mapapansin. Yan, nakalagay dito, Burmese literature has historically been a very important aspect of Burmese life. Steeped in the Pali canon, okay, of Buddhism. Traditionally, Burmese children were educated by monks in monasteries, in towns and villages. During British colonial rule, instruction was formalized and unified and often bilingual in both English and Burmese, known as Anglo-Vernacular. So, kapag sinabi natin Anglo-Vernacular, combination siya ng dalawang language. Una ay English, tapos, ayan, example na nga ay Burmese. Combination of English and Burmese, kaya bilingual at papasok sa tinatawag nating Anglo-Vernacular. So, kapag sinabi vernacular, it is the use of language. Kumbaga mother tongue or yung traditional or yung common na lingwahe na ginagamit doon. So, parang ganun, ano? Kapag sinabing vernacular. Burmese literature played a key role in disseminating nationalism among the Burmese during the colonial era, with writers such as Thakin Kodaw Himayin, an outspoken critic of British colonialism in Burma. Now, speaking of the umbaga religion, ano, na sabihin na nating religion mismo ng Myanmar, it is said to be that 90% of the population sa Myanmar ay, yan na, may clue na tayo, Buddhist. Mga Buddhist, okay? Mga Buddhist sila, kaya nung panahong una, o kahit daw ngayon, ay yung mga Burmese children were educated by monks. Ano natin mga monks? Ay connected sa Buddhism. In monasteries in towns, and villages. Okay? Yung ganong setup. Pero syempre, ngayon pala naman ay siyempre nasa modern era na tayo. Iba na yung approach or iba na yung sabihin na nating way ng pagtuturo ng mga matatanda or teacher or educators para sa mga bata, okay, or sa mga student. So, ayan. So, you get the idea naman, ano? So, mga nagtuturo, mga monks, mga ganun daw. So, basta Buddhist or Buddhism. Buddhism, ano yung lang yung hindi pala language yung religion ano sa country ng Myanmar. So yun lang naman, ano, wag na natin anong pahabain pa yung sa usaping mga religion about yan sa Myanmar. Ayan, dito na pala tayo sa the kindergarten teachers. All right? So ngayon natin namang tutunghayan yung mismong istorya na sabihin na nating feeling istorya, ano, under ng Myanmar literature. Actually, meron doon pagpipilian mga tatlo yata doon na istorya, okay, na sinulat ng Myanmar author or Myanmar writer. So, syempre, ang pinili natin ay yung kung ano yung mas maganda. Ito, the kindergarten teacher. Actually, nag-cut ito sa akin ng attention, itong kwento na the kindergarten teacher. Alright? So, ngayon, ating tutunghayan itong istoryang ito at kumbaga, i-analyze natin sa huling part. So, mabilisan lang kumbaga. No? So, ayan.
Alright, so ngayon tayo naman ay dumako ano, sa mismong istorya ng the kindergarten. Garten ang nakalagay pala dito, no? Pero kindergarten teacher, okay? So, by Aung Tin. So, actually, meron na ako mismong nilagay sa ating PowerPoint presentation na istorya about dyan, okay? Kumbaga, nilagay ko na lang mismo, no? So, para ating mismong matunghayan, in real time, kumbaga, yung istorya na the kindergarten teacher. So, kumbaga, ina-narrate ko, no? Pero siguro, medyo bilisan ko sa pag-narrate sapagkat medyo mahaba yung istoryang ito. The kindergarten teachers. So, bago lahat, ano, mapapansin nyo yung mga word diyan. Okay? Yung mga, sige, banggitin ko na yung word na something hindi ganong common. So, una, Shrek. Yan. Kapag ka sinabing Shrek, to utter a sharp, shrill sound. So, na, parang masyadong matalas yung sound, ano? So, kapag ka sinabing Shrek. And then, next is Dame. A woman of rank, station, or authority. So, yan. Yung pangalawang word na something uncommon daw. Okay. Sa nakalagay dun sa the kindergarten teacher. And then, the next is reluctant, unwilling, or hesitant. Actually, medyo common na siya yung word na reluctant. And then, the next one is plum. Ito yung fruit or frutas, ano? An oval freshly fruit that is purple, reddish, or yellow when ripe and contain a flattish pointed feet. So, commonly ay kulay pula ito. Then, gape. Na panghuling word is to gaze stupidly or in open mouth surprise. Yan yung mga word na sabihin na natin mababanggit sa kindergarten teacher. Now, ating basahin ang mabilisan, ano, siguro, itong the kindergarten teacher. So, basahin nyo siguro, ano? Basahin nyo mismo, okay? So, and then, inanarrate ko siya, ano? Kung sabihin na natin pwede nyo siyang basahin personally, syempre, para mas mabilis. Or kung gusto ninyo ay makinig kayo sa narration ka. Okay. So, ayan. Alright, so the kindergarten teachers, okay? The kindergarten or kindergarten teachers, garden or kindergarten teachers by Aung Tin. Alright, so siguro, sa alip na narrate ko na lang pala ito, so basahin na lang natin, okay? So, mismong nilagay ko na sa ating slides para mas madali. Okay, na diretso na mabasa natin, hindi kailangan ng separate na ano na files, okay? Para ating tingnan sa kabila. Kumbaga nasa mismong video na natin, ano? So, ayan, ating basahin na lang muna, ano? The kindergarten teacher, kasi kapag ninarrate ko siya, mas tatagal yung oras natin, ano? So, basahin nyo na lang. So, sige, i-pause nyo na lang, ha? Tapos, in-next slides ko na lang for about 10 seconds, ano? Or 5 seconds. Yan. Alright, so ayan, yun na pala nagtapos yung mismong istorya, no? So ngayon, so assuming na nabasa na natin yung mismong istorya na the kindergarten
or kindergarten. So iba-iba kasi ang bahasa, ano. So pero more on kindergarten syempre, ano. Pero kindergarten ang ginagamit na word eh. Okay, meron pa lang ganun, ano. So kindergarten teacher. So anyway, ngayon atin na mga i-analyze yung istorya na yon. Sige, sasagutan lang natin ang mabilisan, kumbaga, no? So, mahalaga na naintindihan natin yung istorya na ating nabasa. Okay? Kaya mismong nilagay ko na rin sa ating slides, ano, para to make sure na binasa nyo talaga yan. Okay? Now, narration. Under ng narration, ang unang nakalagay sa ating tanong, who is telling the story? So, sige, sagutin lang natin ang mabilisan itong mga tanong na nakalagay dyan, ano. So, the one na who is telling the story seems to be the friend of the kindergarten teacher who was a lecturer at the University of Yangon. Okay, ito yung nabanggit sa pinakaunang phrase ng istorya. And serve as a middle school teacher in his hometown. So, ang nagsasalita daw dun sa istorya ay yung mismong kaibigan noong kindergarten teachers. Okay? Natunghayan niya mismo yung pangyayari at kinuwento niya. Actually, sabi nga natin itong kindergarten teacher na ito na istorya ay comes through the real life story talaga, no, nangyari siya, no, okay, sa totoong buhay at dun sa experience na yon na binabanggit natin na si Aung Tin at saka yung mismong kindergarten teachers, okay, na si Unyan Sain. Okay, Unyan Sain, yun ang ano pangalan eh. Okay, sige, next na kaagad, ano, tapos na tayo kaagad dito sa who is telling the story. Ngayon, what point of view is used? So, anong ginamit? Siyempre, malalaman natin kaagad na ito ay first point view. Okay, it was narrated from the first person point of view. So, mismong mga nangyayari sa kanyang kapaligiran ay kanyang sabihin na nating naikwento. Okay? Kung ano yung nakita niya dun sa kanyang friend, okay, na kindergarten teachers ay kinuwento niya. So, first point of view daw. Okay? Which is yun naman talaga, no? First point view ang magiging sagot diyan. Ngayon, next na kagad. Why is he telling the story? Bakit daw niya kinukwento? Okay, he, ano? So, lalaki pala yun, ano, he. So, why he telling the story? Nalilito kasi ako nung una kung she or he siya, ano? So, anyway, he ang nakalagay, ano? Ang tawag dito, bakit daw niya tinel yung story na yon or kinukwento niya yung story na yon? Ito ay para magbigay realization sa kanyang nakita na kanyang friend na kindergarten teachers na he'd been way off the mark with his evaluation of good teaching. So, sa kanya kasi, syempre, normally sa isang teacher or instructor or professor, kung ano man yan, minsan, sa bagay, depende naman yan din yan sa level, ano. So, mapapaisip ka, halimbawa na lang din, ay, dun nga, sa kindergarten teacher, ang approach niya ay kakaiba, ano, dun sa kinukwento niya, na hindi siya directly na nagtuturo ng writing, kumbaga, nagtuturo siya through storytelling muna, mga ganun. So, ayun. So, why he is telling the story para ma-share niya yung ganong experience, something unique, okay, yung approach. Alright, sige, skip na natin. Next, dito na pala tayo, ano, how did you feel while reading? So,
So, ano daw yung inyong nararamdaman, ano, nung binabasa nyo yung istoryang yon. So, nasa sa inyo na yan, ha? Okay? So, pero masasabi natin, parang respect o respetadong teacher, ano, na masasabi natin yung nabanggit dun sa istorya kasi dinevote niya yung kanyang time and effort para ma-unleash yung potential ng students. Okay? So, pero ako ha, personally, syempre, nakakatuwa na may ganong experience na talagang hindi yan sa poor side corner of the classroom, ano? Ibig sabihin, kung ano lang yung nakalagay dun sa lesson, yun na lang. Hindi. Kailangan syempre mahatak yung attention ninyo ng mga student. Kaya iniiba natin yung approach. Okay? To make it something fun na rin. At kung ano na pa. Yan. Sige, skip ko na rin yung sasabihin ko about yan. Kasi medyo something personal yan. Ano kung ako magsasagot yan. So, how did you feel while reading? So, sagutan nyo na lang ano sa isipan kung paano nyo nga ba or ano yung pakiramdam ninyo ano, nung binabasa nyo yung istorya ng The Kindergarten Teacher. Okay? So, ayun. Next, how does the narrator feel about his kindergarten friend teacher as compared to him who is also a story? Okay. Well, the narrator realized that the character of his friend named Unyan Sain is the best example of a good teacher, which is different from his evaluation of good teaching. So he saw how the student react to the activities, and that's because they enjoy what they are doing. To make his students enjoy the learning process was the essence of teaching, lalo na kapag ka mga elementary student. Yun naman talaga, no? Na kailangan, pinaka-focus dyan, ma-enjoy mo yung pag-aaral bilang student, ano? So, kapag ka mga elementary, ngayong college na medyo complex na yung mga sabihin na nating subject, pero still, ating pina-implant sa inyo, syempre naman, yung dapat enjoy. Enjoy tayo sa pag-review or enjoy tayo sa pag-aaral. Okay? Para mas maganda yung resulta. Okay? Ng sabihin na natin pag-review or pag-aaral natin. Okay, sige. Next. Valuing. Nasa valuing na daw tayo, no? Does the kindergarten teacher love his pupils? What is your proof? Or, of course naman, ano, syempre, kanyang talagang minamahal yung kanyang student or yung kanyang pupils. So, itong kindergarten teacher na ito. So, it was manifested in his effort to make enjoy going to school first for them to enjoy the learning process as well. So, every meeting daw na nagaganap ay something interactive daw. Okay, para yung student ay ma-express ang kanilang sarili. Okay, na nagdo-drawing itong kindergarten teacher doon sa board and pinahulaan ito sa kanyang student. So, ganun. Yung proof na masasabi natin kung bakit talagang mahal nung kindergarten teacher yung kanyang pupils. Okay, so ayun. Parang putol, ano, yung tanong natin sa valuing. Pero yun ang nakalagay sa question natin. Okay? Sa ibang ano question na hindi lang natin nailagay diyan, ano? May tanong doon na under siya ng new criticism or new historicism. So, new historicism, ha? Okay? So, under siya ng new historicism. May isang tanong doon na nakalagay, can this kind of teacher still
busy in school. So yung bang uri ng guro na yon na ating natunghayan sa kwento ng kindergarten teacher ay talagang nakikita pa rin natin sa kasalukuyang panahon. Of course naman, syempre naman, ano, sa yung approach niya, ano, so sa kanyang pupils kasi ang tawag kapag mga bata ang students. So ayun, nakikita pa naman natin yan kahit daw maaring sa high school, yan mga ganon, or kahit sa college actually. Okay, so yung approach na parang idea, hinahatak yung attention ng student and to make the class something talagang interesting and fun, okay, masaya, yan, may mga games. Minsan mga ganun talaga. Alam nyo pagka face-to-face ako, face-to-face class, may mga ganun ang gagawin ko syempre. Okay, yung mga ganong games, magpapagames at kung ano na pa man, para talagang mahatak yung attention at something fun na rin. Ano? Pero anyway, medyo iba yung approach natin ngayon since online class. Alright, so actually hanggang dun lang. So hanggang dun lang yung ating talakayan about sa Myanmar literature. Okay, kumbaga sadyang maikli lang siya. Pero kung aking binasa kanina, yung mismong kwento about sa kindergarten teacher, so mahaba-haba yan. Ano? Abutin tayo ng isang oras siguro. Ay nasa 40 minutes na tayo. So, kumbaga, in-skip na natin na basahin or in-narrate. So, kumbaga, expected nga na binasa nyo na sa at kaya nasundan nyo yung ating pag-aanalisa. Okay, dun sa mismong istorya. So, ayun. Marami pa tayo actually na may dadagdag dyan sa usaping mga ganyan, ano? Yung sa pag-analyze ng the kindergarten teacher. Medyo in-skip lang na lang natin para hindi masyadong mahaba sa oras. Plus, under ng Myanmar literature, actually, meron pang mga sabihin na nating istorya na nakapaloob yan, na nakalagay sa ating module. Kung magbibigyan ko na lang kayo ng copy, ano? So, ganun na lang. Sabi nga natin, pumili na lang ako ng istorya na yung pinakamaganda at yun ang inanalyze natin, which is the kindergarten teacher or kindergarten teacher. So, ayun lang, ano, yung usapin sa Myanmar. Then, next week na ay midterm examination natin. Alright? So, yun lang masasabi ko sa ating Myanmar literature na discussion. So, I hope that you learn something new from this lesson, Myanmar literature. So, thank you for listening. Have a nice day and God bless.